Yes, yo, it's me again, and welcome back, guys, to my YouTube channel. And today's video, we're going to share with you guys my ear piercing experience, itong aking Rook, and kung ano yung mga ginagawa kong aftercare routine, ano yung story kung bakit ako nagpabutas ng tenga, and yung aking do's and don'ts para ma-prevent or ma-avoid natin magkaroon ng ear piercing bumps, and kung saan ako nagpabutas. So, lahat ng information na gusto nyo malaman kapag nagpabutas kayo, nandito sa video na to. So, kung interesado kayo, please keep on watching. So, guys, before tayong mag-start, disclaimer lang na hindi ko kayo ini-encourage na mag-pop-ear piercing, lalo na kung nag-school pa kayo. So, syempre, sundin nyo yung school. And, yeah, kung hindi pa talaga dapat or hindi pa pwede, huwag kayo magpabutas ng tenga. Pangalawa is, hindi ako professional about ear piercing. Lahat na nasabihin ko at isi-share ko dito sa video, ito ay based lang sa aking experience at naranasan ko nung nagpabutas ako ng tenga. So guys, ayan, bakit nga ba ako nagpabutas ng tenga? So nagpabutas ako ng tenga, wala lang. Hindi, syempre merong reason. So yung reason ko is parang gusto ko na namang madagdagan or merong bago dito sa tenga o sa side na to. Kasi ito yung angle ko, ganyan. So gusto ko na may bago dyan. So nagpabutas ako last year, December 20 to 2021. Pero ang tagal ko nilano, guys. Yes, matagal ako nagplano na magpabutas ng tenga. Wala lang talaga akong time. Sobrang kinaabahan pa kasi ako. At ang dami ko pang ginawang research sa YouTube. Opo. Dahil nga sobrang negative nating tao. Ayan, hi kay Jam. Ayan kay Ate Jamila. Saan niya ako nagtanong ng mga nangyari kasaan niya. Kasi nagpabutas siya ng kanyang helix dito. So namaga yung kanya. Nagkaroon ng mga bumps, nagkaroon ng mga yung mga usual na nangyari kapag nagpabutas. So ako, natakot ako na magpabutas ng tenga, pero gustong gusto ko na siya. So nag-search ako sa YouTube ng mga dapat gawin, ganyan. Doon ko nalaman na meron pala tinatawag na aftercare routine, na i-explain ko mamaya. So nagpabutas ako ng tenga dyan kay Tatay Piercing. So ayan yung kanilang Facebook page na napakarami naman ng followers, napakasikat ni Tatay. Sa Recto siya, yeah. Yung location nila is sa Recto, tabi ng Sogo. So, dun yung mga sikat na nagpipiercing doon. So, doon nga parang plano ko na magpabutas. And guys, itong butas na to, nakita ko siya kay Catherine din. Habang nag-search, oh, so, mas lalong nagkaroon ako ng naipush yung pagbubutas. So, ayun na nga. So, dun ako nagpabutas kay Tatay Piercing. Tapos, ayun guys. So ayun nga, pumunta kami dun kay Tatay nang magagabi na. So ang dami pang binubutasan, ganyan ganyan. So ako, nandoon kasi kapag pumunta kayo, pipili kayo sa parang lalagyan nila dun ng mga piercing. So nandoon yung mga piercing, nandoon din yung mga price kung saan part kayo magkaabutas, i-entertain nila kayo dun. So ako habang pumipili ako, parang gusto ko nang umuwi, parang ayoko nang ituloy. Pero syempre nandoon na kami at syempre nakakaya naman sa kasama ko. So tinuloy ko na ganyan. So sabang nagpipila doon, Bex, ang dami pang pinalagpas na tao na binutasan bago ako, kasi sobrang inaabana ako. Tapos nandoon na ako, ayan na, ito na yung video. So ayun, ayun yung video kung paano ako binutasan. And guys, sobrang isasanitize nila yung gagamitin sa yung pambutas. Makikita mo din na alcohol lang nila, lilinisin nila, ganyan ganyan. Kung makapansin nyo na bakit walang gloves si Tatay doon, it because gabi na at pasara na sila. So ako na lang yung binutasan that time. So nag-alcohol naman si Tatay afternoon. Tapos sa video na yun, hindi ko naramdaman na butas na yung tenga ko. Yes, ganun siya ka painless. Although dito sa pagpasok ng hikaw na to, hindi ko naramdaman yung binutas yung tenga ko. Kasi ang ginamit doon, yung parang letter C na parang aspirin na napaanipis. So sa sobrang nipis at sa sobrang talas niya, hindi ko naramdaman yung sakit. Nakaramdaman ako ng parang, maraitan niya naman sa video na parang napaangat ako ng ganun. Kasi doon na siya pinasok tong hikaw na to. So siyempre, sa nipis nung pinambutas, tapos pinasok tong ganitong alaing hikaw, maninibago yung butas, mas mag-e-expand siya ng ganun. Kaya mas nasaktan ako. Pero after nun, wala na akong naramdaman. Hindi ko alam kung dahil sa manhid siya kasi
butas siya, bagong butas, pero wala. So, wala akong naramdaman. Kung ako tatanungin ninyo, out of 10, yung sakit niya is, yung pagbutas dito sa rook ko is 3 lang. Kasi sabi ko kasi, hindi ko naramdaman yung binutas siya. Naramdaman ko na yung pinasok na yung hikaw. And guys, I have 6 piercing pala. Ay, 7. 6, 6 dito sa aking lobe. Ayan. Then, isa ang rook. So, ayun. Bala ko pa siyang lagyan dito ng helix. Pero, huwag na muna. So, kasi pinapagaling ko pa yung aking, ano, aking rook. So, dito sasagutin natin yung mga common question na tinatanong sa akin nung nagpabutas ako or nung mga kaibigan ko, ganyan, nakita nilang may butas ako. So, unang tanong, isaan ako nagpabutas? So, nagpabutas ako kay Tatay Piercing ngayon, nung kanilang Facebook page na marami ng followers at talagang legit. So, si Tatay is napakasikat niya na and sobrang dami nagpapabutas sa kanya, sobrang mura, sobrang i-accommodate. Napapunta nyo doon, talagang aanin nila kayo. And yung location nila is sa Recto, tabi ng Sogo. So, kilala siya doon. So, magtanong-tanong lang kayo doon kung gusto nyo magpabutas. So, tuturo nila kayo kay Tatay, hindi kayo mahihirapan. So, next is, gaano nga ba siya katagal gumaling? Ang paggaling o yung healing process ng ear piercing, it depends kung saan at kung saang parte kayo nagpabutas ng tenga. For example, etong aking rook, dito siya sa part ng cartilage, buto na siya. So ayan, naglalast siya ng yung healing process niya, it tumatagal ng 6 to 1 year. Depende yun sa lifestyle at sa kung paano siya inaalagaan. Kung nagpabutas lang kayo, tapos hindi nyo naman siya inaalagaan, hindi siya nililinisan. So mas tatagal yung paggaling niya and may cause na ma-infection siya. And guys, depende pa yun sa atin. Sa atin, sa sarili natin. Kasi may mga tao na kapag nagpabutas sila, mas matagal silang galingan ng sugat or mas matagal gumaling yung sugat nila. Or may iba naman na parang pagbinutas ng ganyan, mas madaling gumaling sa kanila. So, depende yun sa tao. Next is, ano yung magandang pambutas? So, para sa akin, mas maganda yung mano-mano o yung needle tulad nung ginawa sa akin. Or yung usual na makikita ninyo, unlike sa gun. Dito muna tayo sa gun. Bakit hindi pwede yung gun? Or hindi maganda yung gun. Hindi talaga siya advisable pagdating dito sa mga part ng cartilage, yung mga may buto kasi may possibility na madurog yung buto sa lakas ng impact ng barrel. Then, mas maganda yung needle kasi hindi ko lang alam kasi mas maganda siya dahil yun yung tamang pag-way ng pagbutas. Hindi ko alam pero yun yung sa mga na-research ko, yun yung mas madaling gumaling kasi yun yung parang minano-mano siya or parang hindi ganun na nabugbog yung pinagbutasan ninyo. Kaya siguro mas magaling siya or mas madali siyang gumaling. So ano yung mga dapat expect kapag nagpabutas ng tenga? So i-expect nyo na yun na mamamaga, may possibility pa minsan na magnanasya, ma-infection. I mean yung infection, nasa sa lifestyle nyo, paano siya inaalagaan. Pero yung pamamaga, minsan may swollen. Basta yung ganun na parang lumalabas din na parang tubig-tubig or yun nga, nagnanasya. Normal yun. Kaya nga dapat alagaan nyo siya kapag lalo na kapag ganitong mga uri ng piercing yung pinabutas ninyo. So, dapat be careful pagdating sa pag-aalaga ng sugat ninyo. Kaya I suggest na kapag pupunta kayo kay Tatay Piercing, lalo na kung alam ninyo na allergic kayo pagdating sa mga bangketang hikaw, yung mga nasa gilid-gilid, lalo na yung gagamitin pambutas sa inyo. Kasi pag pumunta kayo kay Tatay, meron na doon pagpipilian, libre na sa bayad ninyo yung piercing. Kung allergic kayo pagdating sa piercing na yun, para lang maasigurado, magdala na kayo ng sarili ninyong piercing na hiyang yung tenga ninyo. Kasi kung gagamitin pa rin yung hikaw na yun doon, pag binutas sa inyo, may possibility na mamaga or mahirapan gumaling yung hikaw ninyo or magnanasya. So, sayang lang yung effort, yung sakit, yung pera ninyo na pagpabutas sa inyo. Kaya magandang magdala na lang kayo ng sarili ninyong hikaw para at least yun yung gagamitin sa inyo in case na magpabutas kayo. So dito na tayo sa ang dami nagtatanong sa akin paano ko daw inaalagaan yung tenga ko, ano yung pinanlilinis ko, ano yung ginagawa ko para hindi ako magkaroon ng bumps. Yung bumps guys, yun yung parang kapag mapapansin nyo yung sa butas ninyo na parang may tagyawat dyan na parang minsan nagnananasya, minsan hindi naman, namumula lang. So ayun yung bumps. So nagdaming katanong paano ko may para maiwasan yun, ano yung ginagawa ko, paano ko nililinis, ano yung ginagamit ko, paulit-ulit ako, char. So, ayun guys, ito yung tinatawag nating aftercare routine. So, ang aftercare routine, ito yung ginagawa natin, yun nga, para nga ma-prevent o maiwasan ng infection, yung irritation, yung pagnanana, yung magkaroon ng bumps. So, ang ginagawa ko guys, ito. So, kuha kayo ng maligam-gam o yung pinakulo ang mainit na tubig. So, syempre, yung common sense na yung gagamitin ninyo is yung kaya nyong init lang. Lagyan nyo siya ng asin. So, ako, ginagawa ko is
nalagay ko yung asin, then i-stay ko lang siya ng mga ilang segundo, ilang, kunyari 1 minute, ganyan, para lang ma-absorb nung tubig yung salt, para mas umalat yung tubig. Hindi ko alam kung ano yung pwede, pero rock salt lang yung pwede nyong gamitin, guys. Bawal yung iodized, rock salt lang, kasi mas matapang na yung iodized compare sa rock salt. So ayun lang yung pwedeng gamitin para ipanlinis sa tenga. Then after nun, kapag nagpakulo na kayo ng tubig, tapos nandun na yung asin na gano'n, yun yung gagamitin yung panghugas doon sa butas ninyo kung saan yung area. Ako ganyan ginaganan niya. Ako ginagamitan ko siya ng cotton buds. Ginaganon ko siya, tapos gaganyanin ko para tanggalin yung mga nanigas-nigas dyan na parang nana, yung mga dugo-dugo, kung meron man, kung may nana man. So, ayun yung pantanggal. So, after nun, ililib ko lang siya ng, siguro ipapa-absorb ko lang siya ng mga 2 to 3 minutes or 1 to 2 minutes na para matuyo yung tubig dyan, para ma-absorb talaga niya. So, Dex, ito yung pinaka-secret. Actually, hindi na siya secret eh. Kasi may mga YouTuber, kasi sa YouTube ko lang din naman siya nakita na tip, dagdag din sa routine para mas gumaling o maiwasan yung bump. Ito talaga yung ginagamit ko. Itong kanila, ito yung tea tree oil. Tea tree oil from Dermaid na nabili ko sa Watson. Nabili ko siya ng 159. Ayan, pero meron naman nito sa Shopee. Makakabili kayo sa Shopee. Maganda to kasi ang daming benefit na naibibigay sa atin ng tea tree oil. Hindi lang siya para sa bumps. Marami siya for acne. Ayan, ngayon nabili ko for acne, for skin irritation, to prevent and reduce acne, help relieve skin irritation sa sunburn, pwede siya. So, ito, pwede siya gamitin para sa bumps. Ang ginagawa ko naman neto is, kukuha ako ng ganyan, bubuksan ko siya, ang bigas. Gaganyanin ko siya. Tapos, ayan, ilalagay ko yan sa cotton buds, sa ganyan, lalagay ko sa cotton buds. Tapos, ayun yung gagamitin kong panlinis, ganyan. Kapag linilinisan ko siya. So, ayan guys, ayun yung ginagawa ko lang na skincare, aftercare routine sa aking tenga. So, magpapakita ako ng video sa inyo para mas maintindihan nyo kung paano ko siya nililinis. So, ayun guys, ayun, ipapakita ko na sa inyo paano ko nililinis yung aking Rook piercing. So, ito, nandito na yung maligam-gam na tubig, then yung asin. So, ako, mas gusto ko yung prepare ko yung mas mainit talaga kasi para, alam mo yun, mas natutunaw niya yung asin and kung ano lang yung kaya kong init, yun lang din yung gagawin natin. So, nag-gets nyo ba? Basta kung ano lang yung init na kaya nyo, ganon kainit lang yung ano nyo. Then, cotton buds. Ayan, kukunin ko lang yung cotton buds. Siyempre, ganito lang ang pagkuha dyan. So, ayan, gaganyan mo lang siya dyan. I-dip mo lang siya dyan. Ayan. Tapos, etong Rook piercing. Gaganyan ko lang. Ayan, yung paligid, yung ilalim. So next dito na tayo sa aking ginagamit para talagang mas mag-heal siya. Ito, optional lang to. Para lang to sa mga bumps, ganyan. Para din maiwasan yung bumps. So ito yung gagamit ko, itong tea tree. Ayan. Dinadrops ko lang siya or minsan sinasaw-saw ko na lang yung mismong ano dito. Ayan. Kapag nakakuha na kayo, ganun lang din yung gagawin nyo. Parang ipapalibot nyo lang din siya dun sa tenga nyo. Ayan. So, ayun, ganun lang maglinis. Then, ginagawa ko siya 2 times a day. Pagkaligo ko ng umaga, then bago ako matulog. So, ayun lang yung gagawin ninyo, guys. So, dito na tayo sa ating do's and don'ts na mga dapat at hindi dapat gawin para ma-avoid natin ang pagkakaroon ng ear piercing bumps and yung pinaka-worst is magkaroon tayo ng infection sa ating ear piercing. So dito na tayo sa do's o yung mga dapat gawin. So number 1 is clean it everyday. Kailangan na malinis siya araw-araw kasi dito didepende yung paggaling ng ating ear piercing. Ako guys, personally, twice a day kong nililinis yung aking piercing. Umaga at gabi. Umaga, after kong maligo, ganyan, nilinisan ko siya. Then number 2, pangalawa is nung gabi at bago ako matulog, nililinisan ko siya. Kasi kapag hindi siya nilinisan, magkakaroon siya ng mga parang nananana dyan o nung mga langit ba yun? Yung parang laman, basta si ganon, magkakaroon siya ng ganyan. At kapag hindi siya nilinisan, mas tatagal yung healing process niya kapag hindi siya inaalagaan. Pangalawa, be careful sa paglilinis ng tenga natin. Huwag tayo yung parang naglinis ng lamesa, guys, na parang ginaganong-ganon yung tenga nyo.
gawin nyo lang na pinaka-gently and soft yung paglilinis, lalo na sugat yan, masakit yan. So yung loob niyan, talagang parang nandoon pa siya sa process na healing process pa siya. So kung magkakaroon ng mga parang gigil na gigil kayo maglinis, sarap na sarap kayo maglinis kasi piling nyo ang kate, kasi mararamdaman nyo yun habang gumagaling siya, parang nangangati siya na parang ang sarap kutkutin, na parang ginaganyan nyo sa panginisan, no, kasi maaaring tumagal ang healing process niya at maging mas ang mangyari dyan is malamog yung sugat. So, maaaring ma-infecting siya. So, number 3 is keep it clean dyan sa part na binutasan sa tenga nyo. For example, akin eto. So, yung paligid ng mga tenga ko na bagong butas is panatilihin yung malinis. Paano natin makapanatiling malinis yung tenga natin? Huwag nating hawakan. Kasi yung kamay natin, maaaring madumi siya, hindi naman natin nakikita yung germs. So, dito na tayo sa mga don'ts o yung mga hindi dapat gawin kapag nagkabutas kayo ng tenga. Una is, huwag tayong gumamit ng mga harsh product like yung mga matatapang, like yung mga alcohol, betadine, yung agua oxinada. Yan yung mga usual na panlinis sa sugat, di ba? So, akala natin kapag ginamit natin sa tenga natin, is mas mapapadali yung paglinis ng tenga natin, which is no. Hindi siya nakakabuti o hindi siya nakakatulong sa pag-heal ng ating ear piercing. Kasi harsh yung product niya. May mga ingredients siya na hindi dapat gamitin sa sugat natin sa tenga kasi masyado siyang matapang at magkukos yun para mas ma-irritate at mas tumagal yung healing process ng ating ear piercing. Pangalawa, don't touch or ikut-ikutin yung inyong ear piercing lalo na kung bago pa lang. So, bakit bawal siyang gawin? So, ang dami nang kasabi sa akin na para mas mabilis daw gumaling. So, ikut-ikutin ko daw ng ganyan para yung loob nalilinisan. So, mali yun, Bex. Ayon sa aking pag-research. Wow. Sa pag-research. Kasi nag-search ako ng mga dapat gawin, mga hindi dapat gawin. So, nag-search ako na bawal nyo ikut-ikutin or hawakan yung inyong ear piercing lang na kung bago pa. Bawal hawakan kasi malay mo yung sabi ko kanina na baka may germs na hindi naman nakikita dyan sa kamay ninyo. Kaya huwag nyo lang hawakan. Kung hawakan nyo man siya, mag-alcohol kayo. Then, yung pag-ikot-ikot ng hikaw, nagkukos siya na sugat pa yung loob niya, di ba? So, kung ikut-ikutin natin, mas malalamog yung butas sa loob at mas tumagal yung paggaling niya. And kung ganun yung mangyayari is sasakit siya, may cause pa na mamaga and worse is magnana. So iwasan natin yung paggaganon kasi hindi siya nakakabuti para sa ating ear piercing lalo na kung bago pa lang ito. So number 3 is don't change your ear piercing, especially kung bago pa lang yun. Kung bago pa lang yung butas ninyo, huwag nyo munang palitan. Ako, nung nagpabutas ako kay tate kung ano yung ginamit niya hikaw sa akin, ito pa rin yun. Hindi ko siya pinalitan. Kasi, maaaring ayan, tulad sa akin, nahawakan ko na siya, nagagalaw ko na siya, hindi naman na siya ganun kasakit. Sa labas, magaling na siya, pero sa loob, hindi pa siya magaling. At may tendency na kapag pinalitan siya ng hikaw, lalo na kung allergic kayo or may reaction kayo pagdating sa mga peking hikaw, maaaring ma-irritate yan, magsugat ulit siya, at hindi nyo na maibalik yung hikaw ninyo. Kaya mas better na gawin nyo muna, mapagaling nyo muna siya, alagaan nyo muna, ingatan nyo muna, kasi pwede nyo naman nang palitan niyan kapag sobrang galing niya na. So, ayun, huwag nyo na siyang palitan. So guys, ayun lang naman ang aking mga experience, yung aking aftercare, yung mga do's and don'ts na hindi dapat gawin at mga dapat gawin to prevent magkaroon kayo ng mga infection sa inyong ear piercing. So, wala namang importante. Char! So, ayun yung aking mga experience. So, I hope na natutunan nyo. So, by the way, ayun lang nang gagawa ko. Always linisin nyo lang yung tenga ninyo gamit yung sea salt and especially itong TTL. Napakalaking tulong nito, guys. Marami kayong mabibili nito sa Shopee. But may make sure lang na talagang quality yung mabibili ninyo. Guys, I hope na nag-enjoy at nakakuha kayo ng mga magagandang detail dito sa aking video. And kung natuwa kayo, please don't forget to like, share this video, and comment down below. And please don't forget to hit notification bell and subscribe button para para updated kayo sa aking every upload. So guys, thank you so much for watching. See you on my next video.